Praise the Lord! Online na po tayo, live na po ang ating preaching. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, mga JRFM people, na patuloy na sumusubaybay po ng ating service every Friday and every Sunday. Amen. Ako po'y natutuwa sa ating pong mga pastors na ginagamit ng Diyos dyan sa sila Pastor Alfred, Pastor Walter, Pastor Ads. At ako rin po ay nagagalak sa ating mga praise and worship team. Amen. And most especially sa ating mga multimedia ministry. Salamat sa inyo lahat. Pinabati ko po ang mga taga JRFIM Abu Dhabi. Ayan, nanonood na sila ngayon. Itag nyo ng mga kapatid nyo, mga ka-cellmates nyo, mga kaibigan nyo, mga loved ones nyo, at yung ating mga taga JRFIM Sharjah, itag nyo na po sila. No? I-share nyo na po itong YouTube YouTube video natin. Live po ito. Okay? At yung ating mga taga Al-Ain, ayan, nandyan na rin po sila. No? Praise God. At mayroon na po tayong Al-Ain Bible Study. Nabalik na po yung cell group natin doon. Praise God. So, binabati ko po yung mga kapatiran po natin dyan. Yung dyan kila Dong Hill sa Al-Ain. Amen. Praise God. So, special mention talaga kayo mga kapatid ha. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung cell group. No? At yan sila Darlene. Sila Darlene po at Dong Hill ang naglilid dyan. Amen. Praise God. No? At ako'y natutuwa sa ating pong araw na ito na binigay ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat. Muli ay kami inyo pinagsama-sama through digital upang makapakinig ng iyong mensahe. Dalangin ko po, maunawaan po namin ito, may apply namin, at magdulot sa amin, O God, ng tuloy-tuloy na pagpapala. Lord, during pandemic, Lord, posible na kami po ay inyo pong payamanin, palakasin, pagalingin, pagpalain ng todo-todo at tuloy-tuloy ang aming mga breakthrough at blessings. At Lord, nanyayang ka namin Banal Espiritu, maging tagapagturo ka sa amin at gamitin mo lamang ako bilang inyong instrumento. Salamat sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Pakitapik mo naman ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, you look gorgeous today. Amen. You look fresh today. Amen. Kapag birthday niya, happy birthday, mare pare. Okay? So, batiin mo ang iyong katabi. Ano? Magandang hapon. Ako'y nagagalak. Kasama naman kita ngayon sa digital service natin. Okay? So, alam ko na bless kayo sa ating praise and worship. At ngayon naman po ay mabibless po tayo sa salita ng Diyos. Ang title ng isi-share ko po ngayong hapon is What God Requires. Ano ba ang nire-require ng Diyos sa ating mga buhay? Okay? So, pag-aralan po natin ng Deuteronomy chapter 10 verse 12 hanggang verse 13. Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13 from New Living Translation. But let's read. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. So, itong teksto natin na ito, napakalinaw ng sinabi ng Diyos. Amen? Amen? Ito po ay sermon actually ni Moses. Matanda na si Moses dito. At shinare po niya ito, pre-niche po niya ito sa mga Israelita. No? While yung mga Israelita po ay kinuman na ng Diyos na pumasok na sa promised land. Okay? So, I do believe na ito pong passage na ito, bagamat sa Old Testament, but it is, you know,
full of God's grace. Makikita natin ng biyaya ng Diyos dito, no? At I pray and I hope na itong mensahe na ito, maunawaan natin, makita po natin kung ano po yung kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. At napakaganda po nito na makita rin po natin ang ating mga sarili. Tanda mo, ang salita ng Diyos is universal. Para po sa mga Israelita ito, pero para din sa atin ito. Tama po ba? Para sa mga Israelita itong mensaheng ito, binigay ng Diyos through Moses, but we can also apply all the teachings of the Word of God through Moses. Amen? Okay, so let's begin. Everything that has worth and value requires something. Lahat daw po ng mayroong worth, mahal. Kasi kapag hindi mahal, cheap. Kapag cheap, hindi siya nangangailangan ng requirement. Pero kapag mahal at importante at mataas po ang value, no, ay nangangailangan po ng requirements. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Limbawa, no, manliligaw ka. Eh, alam mo yung nililigawan mo, no, ay isa siya sa mga beauty queen ng barangay ninyo. O kaya sa school, marami ang mga umaalig-aligid dyan sa babaeng yan dahil sumasama yan sa Miss Mindanao o kaya Miss Cebu o Miss Manila, no? Sumali na yan sa mga beauty contest. O kaya naman, no, yung babaeng ito na pinopormahan mo, no, ay mataas ho ang katatayuan sa society. Yung kanyang family o matataas na tao. Hindi yung six-footer, ha, yung bang may mga kaya, no, kilala sa barangay, kilala sa bayan. So ikaw naman, bagamat nasa middle class ka lang, nanliligaw ka, syempre mataas po yung requirement. No, hindi basta-basta pumapasa ang mga nanliligaw dun dahil mayroon po silang yung magulang o kaya yung mismong babae ay may requirement sa kanyang mga manliligaw. Amen. But yun kaagad ano, ang ating illustration. O halimbawa, work, trabaho. Eh, itong trabaho na to, inapplyan ho ng mga taga-UP, inapplyan po ng mga taga, yung mga prestigious school. Bakit? Kasi, no, ito'y isang posisyon na mataas. Amen. Mayroon pong mga requirements niya, mataas din po ang hinihinging requirements. Why? Kasi mahalaga po yung posisyon at maganda ang pasahudan dyan sa posisyon na yan. Nandiyan pa ba tayo? So, ibig sabihin, mayroong hinihingi yung kumpanya mula doon sa aplikante ng mga requirements. Are you still with me? So, halimbawa, ito, isa pa. Yung mga nag-a-apply sa Canada dito, sa USA, sa Australia, no, mag-a-apply ka ng trabaho, mag-a-apply ka ng visa, ang daming hinihingi. Ang daming mga dokumento, ang daming mga kailangang ipa-authenticate, no? Bakit? Kasi pupunta ka, no, sa isang bansa. O kaya naman pa, halimbawa, no, pumasok ka sa UAE, marami din mga hiningi diyan eh. Why? Kasi anything that has worth and value requires something. Nagre-require talaga sila. No? Basta mahalaga, mataas ang value, mataas ang worth, no, kailangan ng requirement. Ano bang requirements? Okay? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa ng requirement. Ito yung kahulugan ng requirement. Ang requirement, these are the expectations. Expectations. Okay? Ito yung mga ini-expect sa iyo ng boss mo. Kasi ganito yan eh. Mayroong mga ini-expect sa iyo, halimbawa, papasok ka sa isang eskwelahan na prestigious school. Bago ka makapasok doon, first year college, mayroong entrance. O bago ka maging isang ganap na inhinyero o arkitekto, mayroong licensure exam. Bago ka tawaging registered nurse or RN, mayroong kang pagdadaanan. At itong
pagdadaanan mo na test na to, this is the requirement for you to become a full-fledged or registered nurse. Di ba yung mga attorney, tapos mo ng attorney, no? Kumuha ka ng limbawa ng unang kurso mo, political science, then nagdiretso ka sa law. Amen. So, after that course, hindi ka attorney kagad eh. Kailangan mo pa pumasa sa bar. Ito po yun, yung expectation sa iyo. Amen? Yung kinakailangan sa iyo. Okay? These are also the terms and conditions. Alam mo ibig sabihin ng terms and conditions? Buksan mo yung pamphlet ng cellphone na bagong bili. Bago mo ito magamit, no, basahin mo yung terms and conditions para nang sa ganon, magamit mo ito ng to the max or magamit mo ito to the highest, fullest potential of that gadget. Same goes yan kapag ka ikaw ay nag-limbawa, no, nag-apply ka, gusto mong manood ng Netflix, merong terms and conditions, ikiklik mo yung terms and conditions. Hello? Nagda-download ka ng bagong iOS sa iyong cellphone. iOS 14 na ba ngayon? O may terms and conditions dyan. Ito yun, yung hinihingi nung manufacturer doon sa product at doon sa gagamit. May hinihingi. Kung itong mga bagay-bagay na ito, sa sanlibutan, may hinihingi. Ang Diyos pa kaya? Meron din ho siyang hinihingi. Okay? Meron siyang requirement. Para tumagal ang cellphone, ang gadget, para magamit mo effectively ang isang software, you need to press the terms and conditions and you said you need to press correct or I agree. Ito yung demand. Amen? Ng manufacturer, yung gumawa doon sa mga taong gagamit nito. Tama po ba? So ang Diyos din po, nung nilikha niya tayo, mayroon po demand ang Panginoon. He is the manufacturer, we are His creation, God demands something from us. May hinihingi ang Diyos sa atin para tayo ay maging blessed, tuloy-tuloy yung blessing sa buhay natin, para tayo po ay para din po sa ating kabutihan ito eh. No, dun sa binasa nating text, sabi niyo, no? It is for your own good. Para maging maayos ang buhay mo, para maging maalwan ang buhay mo, para maging successful ka sa buhay, these are the requirements of the Lord for you to accomplish. So, in other words, these are the requirements of God in my life is my purpose. Ito yung gagawin ko, ito yung silbi ko. Ito yung aking, parang ganito. Nung ako ay nag-apply, syempre, hiningi yung CV ko. To may mga nag-apply din kasabay ko, pero ako ang nakuha. No? Ngayon, after akong nakuha, so sabi niya sa akin, Mr. Lavalle, you are already hired in this company. This is your visa. These are your benefits. This is your monthly salary. Okay? But this is your roles and responsibilities. Aba, akala ko, tanggap na ako. Akala ko, okay na lahat. Yung pala, mayroon pa pala akong roles and responsibility. In order for you, Mr. Lavalle, to continue in this company, no? Ito ang roles mo, itong gagawin mo, you must do this effectively. Naunawaan ninyo? Okay, ganito yan. Ang Diyos humihingi sa iyo ng requirement, hindi no, yung hindi umihingi ang Diyos ng requirement sa iyo para pagpalain kanya. I will repeat. Okay, kasi ito yung mentality na basagin natin eh, no? Ang Diyos hindi siya nagbibigay sa iyo ng isang bagay at bago niya ibigay sa iyo 'yan, ay hingang ka muna ng requirement. Hindi ganon. Iba sa mundo eh. Sa mundo, bago ka tanggapin, bago ka pumasok, bago ka sagutin, bago ka maging RN, kailangan mo munang ipasa.
Sa Diyos, hindi. Okay? Ang Diyos, bibigyan kanya ng task, bibigyan kanya ng blessing, bibigyan kanya ng iyong bibigyan kanya ng biyaya niya sa iyong buhay. Okay? Pero may requirement siya doon. Baliktad, no, nasa huli na yung requirement. Wow. Ang tawag po doon ay grace. Kaya lahat po, ito, basahin mo ang Old Testament. Napakagandang basahin yan kapag naunawa mo yung grace ni Lord. Kahit sa Genesis, makikita mo doon, ang Diyos nagbibigay. Pero para ma-maintain mo, para magtuloy-tuloy ang blessing, para ma-enjoy mo ang mga ipinagkaloob ng Diyos sa iyong buhay, sa iyo, kailangan sumunod ka sa panuntunan ng Diyos. So, ang Diyos, hindi ho siya yung papahirapan kanya bago makuha yung blessing. No. Una na ang Diyos na nagbigay. Okay? Ulitin ko. Una na ang Diyos na nagbigay. So, binigyan ka na niya ng blessings, i-re-require ka niya upang matuloy-tuloy mo itong blessings na ito. Ito yung mga hinihiling ng Diyos sa buhay mo. Okay, parang kaligtasan yan. Alam niyo ba ang kaligtasan? Ibinigay ng Diyos yan eh. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, namatay sa cross. Pero, kailangan, no, para ma-maintain mo, para mag-grow ka sa iyong salvation, sa iyong kaligtasan, para hindi manakaw ng kaaway yan, kinakailangan sumunod ka sa panuntunan. May requirement ang Diyos. Ano yan? Tinan nyo. Ephesians 2, verse 8 to 10. Alam ninyo yung verse na yan. Ano? Itong sabi niya, verse 9. For by grace you have been saved through faith. For by grace. Dito pa lamang makikita nyo na sa pamamagitan daw ng biyaya ng Diyos. For by grace you have been saved. Ligtas ka na sa biyaya ng Diyos. No, wala kang ginawa doon, wala kang part. Si Kristong namatay para sa iyong kasalanan. At ang part mo lang is manampalataya. Maniwala ka. And that none, not of yourselves. It is the gift of God, regalo ng Diyos. Not of works, lest anyone should boast. Kaya walang magmamalaki. Hindi mo pwede pagmalaki na ikaw, niligtas ka ng Diyos dahil mabait ka. No. Niligtas ka ng Diyos kasi ikaw nakakasunod ka. No. Niligtas ka ng Diyos kasi si Kristo namatay sa cross para sa iyo. Amen. At maniwala ka, manampalataya ka, yan yung unang requirements. Pangalawa, tinan nyo, verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. The grace of the Lord says you are blessed. Not because you are good. It's because He is good. But because of His grace, you will do good. To be able to enjoy and maintain God's blessings, you have to be good or to do good. So we are saved not because we are doing good. We are saved because God wants us to do good. Malaking difference po yun. Kasi yung isa, marami mga tao ito, baliktad ang isipan, baliktad ang pangunawa. No? Kumbaga parang nung binasa nila yung God, G-O-D, instead na God, dog ang pagbabasa nila. Dapat tayo, kapag tayo ho ay nagbabasa ng Biblia, unawain natin. No? Sa Old Testament, sabi nila, napaka-stricto ng Diyos. Yes, stricto ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, pinagpala niya ng lubos-lubos ang mga Israelita. Kaya nga ang mga Israelita, after they are blessed, God requires from them for them to enjoy the blessings of the Lord. For us to enjoy the benefits of our salvation, we need to do something. For we are His workmanship, sabi ng Bible, created in Christ Jesus for good works. So we will do good works. These good works are the requirements of the Lord for you.
Amen. Amen. Ito yung mga gusto ng Diyos na gawin mo after you receive your salvation and after. Kasi ganito yan. Pag ikaw naligtas, tinanggap mo na si Kristo sa puso mo, sa buhay mo, hindi naman papayag ang kaaway na hayaan ka na lang niya na nag-i-enjoy na. Hayaan ka na lang niya na ikaw ay blessed na blessed. Kaya na-anticipate ng Diyos ito, alam ng Diyos ito na titirahin ka ni Satan kahit na saved ka na. Kahit na blessed ka na. Kaya maraming mga tao, tinan mo to ha, maraming mga tao hindi nila namimaintain ng Christian life nila. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, hindi sila nagtutuloy-tuloy. At hindi nila, ito, hindi din nila nai-enjoy ang pagiging Kristiyano nila. Why? Kasi wala ho ito sa kanila. Ito yung mga requirements ng Lord. No? At mababasa natin to, balikan natin yung Deuteronomy 10, 12 to 13. Okay, basahin natin ulit. And now Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only, number one, sulat nyo to, nandiyan naman po sa inyong lower thirds, that you fear the Lord your God. So, una, kapag ikaw ligtas na, at natatamasa mo na ang kaligtasan mo, lahat ng benefits ng kaligtasan mo, okay, ano ba yung mga benefits ng kaligtasan mo? Ikaw ay blessed financially, blessed physically, healed sa lahat ng iyong mga sickness, at may protection ka, mayroong kang covering, mayroong kang blessing mula sa Panginoon, may favor ka, lahat-lahat na. No? Ang Diyos naman, nung, kaya nga, ang Diyos, ang pagkamatay ni Lord sa krus ng Kalbaryo, it is so valuable. What He did in the cross of Calvary is so much worth that even His own life, yung kanyang buong buhay, binigay niya sa atin. Pinagpalit niya yon para matamasa mo ang pagpapalang ito. Ngayon, dahil hindi ka sumusunod sa requirement, sa panuntunan ng Diyos, ito, ang nangyayari, para mo tuloy, kinukonsider na cheap ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga yung mga namumuhay, hindi ginagawa ito, ang tawag sa kanila, they are living in a cheap grace. Grace is not cheap because Jesus paid for our salvation, for us to enjoy our salvation, for us to enjoy the blessings of the Lord. However, a lot of people treat the salvation of the Lord Jesus Christ cheaply. Bigyan mo naman ng hustisya ang pagkamatay ni Kristo. Bigyan mo naman ng hustisya ang pagiging Kristiyano mo, pagiging disciple mo. So, paano? Itong iyong gawin, itong iyong part, itong requirement, itong gusto ng Diyos, itong layunin ng Diyos sa iyong buhay. Una, magkaroon ka ng banal na takot. Fear of the Lord. Exodus chapter 20, verse 20. Si Moses po ito, ano? At ang sabi niya, and Moses said unto the people, fear not. Okay? Fear not. For God is come to prove you, and that His fear may be before you, your faces, that you sin not. Okay? Anong sabi niya? Fear not. Na yung sinabing pinata, mani yun. Ang sabi niya, fear not. Okay? Bakit? Kasi kaya niya nasabing fear not. Itong mga taong ito, natatakot sa Diyos. So yung unang fear defines as being terrified. Pero dalawang nabanggit na fear dito eh. Sabi niya, fear not, for God is come to prove you, and that His fear may be before your faces, that you sin not. So sabi ni Lord sa Tagalog, para mas maunawaan natin, sabi niya, huwag kayong matakot sa Diyos. Oh? Si God, tinitest lang kayo. Kasi nga, biglang kumulog, kumidlat, tapos may mga, no, kumulog kidlat, tapos may hanging malakas, no, at mayroong ugong na napakalakas, ito yung boses ng Diyos. Eh natakot yung mga Israelita. Ayaw na nilang pumunta sa Mount Sinai. Eh doon sa Mount Sinai, doon nakikipag-usap ang Diyos kay Moses.
Eh sabi ni Moses, no, 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 don't be deceived. Test lang yan. At gusto ng Lord na huwag kayong matakot, huwag kayong matatakot sa Kanya. Tinitest lang kayo ni Lord. Amen? Amen? Para nang sa ganon, ito, hindi nyo itreat si God ng walang kwenta. Ito yung ibig sabihin niya eh. That His fear may be before your faces that you sin not. Para bigyan, kasi ang ibig sabihin ng fear, yung pangalawa, this is the reverential fear of the Lord. Kumbaga parang sinasabi ni Moses sa mga Israelita, huwag kayong matatakot na parang natatakot sa multo, sa Diyos. Yung mga ugong na yan, yung mga kulog at kidlat na yan, yung mga hangin na yan, yan ay to prove you lamang, to prove you the contents of your heart, to test you. Kasi baka i-treat nyo ang Diyos na walang galang, walang respeto, so that you will have the fear of the Lord. So ibig sabihin pala ng fear, hindi ho yung ano, hindi ho yung dread and to be terrified. But the fear of the Lord is all about your reverence to God, your respect to God. Amen. Your honoring God. Napakahalaga po nito, itong honoring na to, itong respect na to. Bigyan ko ng halimbawa. Amen? Diba? Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kumita ka. No? Kumubra ka. Nagbenta ka ng apartment, ng kondo, o kaya nakabenta ka ng policy, o kaya ikaw ay tumanggap ng sahod mo, no? Na-promote ka pa. Natanggap mo na yung salary mo. Hallelujah! Praise the Lord! Kapag ikaw may fear of God ka or fear of the Lord, sasabihin mo, iwalay ko yung 10% dito. Because sinabi ng Diyos ito sa Malakay, kailangan kong sundin. Kailangan kong gawin ito. Why? Kasi may takot ako sa Diyos. Ano yun? Natatakot ka? Baka magkamalas-malas ang buhay mo. No. I respect the word of God. I honor Him. I have a reverential fear of the Lord. Oh, fear of God yun. Isa pa, ito pa. Halimbawa, no? Nasa bahay ka lang, mag-isa ka. Eh, Kristiyano ka na, mananampalataya ka na. Tapos bigla, no, habang nagko-computer ka, may nag-pop up na picture o may nag-pop up na video. Kung ikaw may fear of the Lord ka, hindi mo ikiklik yun, hindi mo yung papanoorin. Bakit? May fear of the Lord ka. No, wala mang nakakakita sa iyo, pero may Diyos na nakakakita sa iyo. Kaya ang labanan dito ay banal na takot sa Diyos. Amen. Amen. Minsan, siyempre, hindi natin maiiwasan. Alimbawa, nagkamali ka, nagkasala ka, nadulas ka. Nagkamali ka. Wala namang perfect sa atin eh. Pero yung the fact na na mayroong kang parang alam mo 'yon, yung ano ba? Tutuloy ko ba itong kasalanan na ito? Eh tapos nagkasala ka, Lord, patawarin mo ako, mali yung ginawa ko. Hindi ko na po ulitin, Lord, patawarin niyo po ako. Fear of the Lord din yun. Amen. Hindi yung Kristiyano ka na, umaating ka sa church, umaating ka sa live preaching every Friday, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, tapos at the same time, tuwang-tuwa ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Walang fear of God doon. Walang fear of God. Halimbawa, may asawa ka na. Oh, sa UAE, dyan sa Dubai. May asawa ka na sa Pilipinas. Kung may fear of the Lord ka, hindi ka napapatol sa iba. Amen? Palapit pa lang yung tukso, nilalayuan mo na. Yan ang mayroon kay Joseph. Kaya naiwasan niyang tukso because he feared God. Amen? He is aware of God's presence. He revered God. He honored God. He respect God. Alam niyo, kapag ganito ang pamumuhay natin, grabe. Grabe. Amen? Ibang klaseng Kristiyanism, ibang klaseng disipulo ang mapuproduce ng Diyos. Okay? Amen? Are you still with me? So what is the benefits
of having the fear of the Lord. Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag may fear of God ka, kapag ino-honor mo siya, no, ginagalang mo siya, nirespeto mo siya, minamahal mo siya. Amen. Yung wisdom ng Diyos, tumataas sa buhay mo. The beginning of wisdom. Nag-uumpisa ang wisdom sa isang tao. Ang wisdom kasi, this is the applied knowledge. Eh, kung mo marami kang alam, hindi ko mo ikaw ay, no, ang daming pang, matindi ang pangunawa mo, ang galing mo eh sa analytical mind ka, ang galing mo. Matalino ka, ang taas ng IQ level mo. Pero, wala kang wisdom. Paano, pastor? Mataas ang IQ level niya, mataas ang level of knowledge niya, but he don't have wisdom. Why? Because wisdom is the application of the knowledge and understanding that you have acquired. Hello? Nakikinig ka ng salita ng Diyos, di mo naman sinusunod. Di mo naman ina-apply. Walang wisdom doon. Hello? Tinan mo, bigyan mo ng isang halimbawa ng walang wisdom. Yung doktor na nagsasabi, masama ang sigarilyo, pero siya mismo naninigarilyo. Come on! Walang wisdom doon. Walang wisdom. Ang may wisdom, yung tao na alam niya ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, ina-apply niya kung ano yung kanyang nalalaman at natututunan. Ang tawag doon, wisdom. At ang sabi ng Bible, pag may fear of God ka, meron kang wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Okay, isa pa. Psalms 25 verse 14. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Wow, gusto mong makaalam daw ng sekreto ng Diyos? Aba, may mga sekreto. Hindi lahat ng mga bagay ipinapaalam ng Diyos sa kanyang mga anak. May mga sekreto siya na pinapaalam doon lamang sa mga may takot sa Kanya. Doon lamang sa mga umiibig sa Kanyang iniibig at mga nag-hate sa Kanyang hini-hate. Because fear of the Lord is loving what God loves and hating what God hates. He hates sin, but He loves sinner. Hello? Amen? If you have the fear of the Lord, you love what God loves. You hate what God hates. If you have the fear of the Lord, amen, you will have what? The secret of the Lord. Number one, you will have the wisdom. And then number two, you have the secret of the Lord. Hello, ahead ka parate. Why? Kasi alam mo kung ano yung kilos. Yung bawat paggalaw, bawat pagkilos ng Diyos, nalalaman mo. Pinapaalam niya sa iyo. Kinakausap ka ng Diyos. Meron siyang special knowledge, wisdom na binibigay sa iyo. Amen. Are you still with me? That's the fear of the Lord. So, you need to have fear. In order for you to enjoy God's blessing, you need to respect Him. You need to show reverence to Him. You need to worship Him. Make Him the priority of your life. Kapag si Kristo na nandyan na sa puso mo, pahalagahan mo siya. Bigyan mo siya ng respeto. Bawat, bago ka gumawa ng mali, bago ka gumawa ng kasalanan, bago ka bumigay sa tukso, isipin mo muna, kasama mo ang Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahiya siya sa buhay mo. Kasi kapag ikaw nagkakamal, nagkakasala, bumabaliktad, nagba-backslide o gumagawa ng mali. Alam niyo, napapahiya ang Lord sa kaaway. Sinasabi ng kaaway, o yan ba? Yan ba ang anak mo? Tinan mo, mali-mali ang ginagawa. Tinan mo, kasalanan naman. Tinan mo, ang daling matukso. Ang daling bumigay. Hello? Anong ginagawa ng Diyos? Itong ginagawa. Napapahiya ang Lord. Amen? Eh, masakit. Ito. Kapag siya, oh, hindi ko yung kilala. Kaya nga sabi ng Lord, di ba, sa isang verse sa Bible, umalis kayo dito sa akin, sa aking harapan, hindi ko kayo kilala, kayo mapagkawa ng
masama. I do not know you. You wicked evildoers. Bakit? Kasi walang banal na takot sa Kanya. Gusto mong ma-maintain? Gusto mong ma-enjoy kung anong meron ka? Gusto mong ma-enjoy ang Christian life mo? Gusto mong ma-enjoy ang blessing ng Lord? Gusto mong magtuloy-tuloy? You need to develop the fear of the Lord in your life. Number two, please Him. There's no other way to please God than to have faith. Yan ang pinakamataas. Because sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, but without faith, verse 6, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Kailangan mo daw manampalataya kung talagang lumalapit ka sa Diyos, maniwala ka, and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Without faith, it is impossible to please God. Okay? Faith is all about seeking God, seeking His Word, diligently, hindi lang seeking, diligently. Talagang hinahanap mo ang Diyos, hinahanap mo ang reward, ang Kanyang salita, tapos, you believe that He is the rewarder. Amen? Amen? That's faith. People who live by faith are the people who please God. Mga tao na nananampalataya, mga tao na naniniwala, mga tao. Tignan mo, ano ba ang purpose ng mga problema sa buhay mo? Ano bang layunin kung bakit ka pinapadaan ng Diyos sa mga struggles? Kung bakit niya hinahayaan sa buhay natin itong mga problemang ito? Para manampalataya ka sa Kanyang mga pangako. Para hanapin mo siya. Amen. That's faith. At kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, natutuwa ang Diyos. Kaya ang Diyos kay Abraham tuwang-tuwa eh. Bakit? Kasi naniwala si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, alam ko ito ang nangyayari sa buhay ninyo. Inalaw ko ito para manampalataya ka. And I am the rewarder of your faith. This time next year, mabubuntis ang iyong asawang si Sarah. Diba? Even Sarah didn't believe. That's why she laughed. Narinig ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang pagtawa. Sabi ng Diyos sa kanya, O Sarah, ba't ka tumatawa? Hindi po. O sige, next year manganganak ka na. At ang ipapangalan mo dyan sa iyong magiging anak ay Isaac because you love. Amen. So, God wants you to live by faith. Ikaw ay Kristiyano na, tinanggap mo ng kaligtasan mo, at binigyan ka na ng biyahe ng Diyos, pinagpapala ka niya, tuloy-tuloy ang blessing mo. In order for you, para magtuloy-tuloy yan, kailangan mamuhay ka sa faith. Praise God for faith. Why? Because the grace of God, listen, what's the response in the grace of God? It is always faith that comes from us, from you. Amen. Number three. Okay, ano sabi niya? What God requires of you is for you to fear the Lord your God, live in a way that pleases Him. Pag atin mo na yan. Pag nagtuloy-tuloy ka pa dyan sa paging born again mo, paging Kristiyano mo, kalimutan mo ng pamilya natin. Kalimutan mo na akong tatay mo. Kalimutan mo na akong nanay mo. Kalimutan mo na ako. Hindi kita pag-aaralin. Yan ang mga sinabi sa akin noon. Kalimutan ko na daw. Wala daw ako mamanahin. Pero dahil mahal ko ang Diyos ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, hindi ko pinagpalit ang Diyos. Kasi kapag ang loved ones ko, yung parents ko, ang pinili ko, wala ako sa Diyos. Praise God, nung pinili ko ang Diyos, pati yung loved ones ko nakakilala sa Diyos. Wow. God wants you to love Him. Huwag mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Mahalin mo lang ang Diyos. Kasi sabi ng Bible, Romans 8:28, and we know, that in all things, God works together for good
to those who love Him, and to those who are called according to His purpose. Kahit ano pang mangyari sa buhay mo, kahit ano pang mangyari sa family mo, magkasakit ka, mawalan ka ng trabaho, kahit ano pa, magka-problema ka, huwag na huwag mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Huwag na huwag mawawala ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Huwag na huwag ka magtatampo sa Panginoon. Bakit? God is in control. He can. Sabi niya, and we know that in all things, He can, you know, He can make all bad things in your life to be good for you. We know that in all things, God works together for good. Kaya, kapatid, Pastor, nawalan ako ng trabaho. Pastor, 50% na lang sasahudin ko. Pastor, hindi ko na-reach yung quota ko. Tatanggalin na ako. Pastor, nagkasakit yung aking loved ones. Pastor, nahihirapan na kami. Anong gagawin ko? Mahalin mo ang Diyos. Pastor, nagkasakit ang asawa ko. Mahalin mo ang Diyos. Pastor, hindi nagbabagong pamilya ang anak ko. Mahalin mo ang Diyos. Pastor, may nahawaan ng COVID sa family member ko. Tuloy ka lang sa pagmamahal sa Diyos. Huwag mawawala ang pagmamahal mo sa Diyos. Dapat ano na yan? Dapat protected ng puso mo. Diba? Ba, ano na? Kandado, sarado. Oh, wala nang pwedeng pumasok pa na ibang lover. Baka naman, nagkaroon ka lang ng mga sakit. Nagkaroon lang ng trahedya. Hindi natin maiwasan, may mga ganyan sa buhay natin eh. Ang buhay parang ano yan? Parang onion. Diba? Habang binabalatan mo, minsan napapaluha ka. May mga ganyan sa buhay natin. Pero huwag na huwag magbabago ang pag-ibig mo sa Diyos. Kapag ikaw, tagal-tagal mo na, Pastor, tagal-tagal ko nang nanalangin ng maging mapapangasawa, 50 na ako. Pastor, tagal-tagal ko nang nanalangin ng anak, hanggang ngayon wala pa rin. Eh ano ngayon? Magbabago ka na ba sa Diyos? Sasabi mo ba, Lord, hindi mo naman sinasagot ang prayer ko. Kay Satanas na lang ako lalapit. Aba. Meron bang ganun? Nung hindi sinagot, kay Satan na lumapit. Hindi. Kapag minahal mo ang Diyos tuloy-tuloy, kapag nanampalataya ka sa Diyos tuloy-tuloy. Hello? Number four, serve Him. Sabi ni Joshua sa mga Israelita, sabi niya, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. Choose today, sabi niya. Pumili kayo kung sino kayo, kung kanino kayo maglilingkod. The question is not choose whether you will serve or not. The question is choose whom you will serve. If you will not serve God, I believe, 100%, I'm 100% sure, according to the scripture, you will serve the enemy. Kung di ka daw maglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka sa kaway. Pero kung naglilingkod ka sa Diyos, kapatid, sabi niya, whether your gods which your father served that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Baunin mo yan, kapatid. Ikaw ay tumanggap na kay Kristo, 10 years ka na, kay Lord ngayon, 15 years ka na, 5 years, 2 years ka na, tuloy-tuloy ka lang na maglingkod sa Diyos. Walang nagre-retire sa paglilingkod sa Panginoon. Oo. Walang retire-retire sa pagpipreach ng word. Walang retire-retire sa pagiging cell group. Walang, Pastor, magpapahinga muna ako. Ay, mga nagpapahinga, alam ko napupuntahan nun. No? Sabi nung isa, magpapahinga muna ako, Pastor, di muna ako maging cell leader. Ano na siya ngayon? Wala na. Makamundo na. Kaya walang pahinga-pahinga. Amen. Sa langit na lang pahinga. Tuloy-tuloy lang paglilingkod. Kahit pandemic, find ways how to serve the Lord. Pastor, dahil ano naman, COVID, wala pang cell group, kaya simula nung ano, nagka-lockdown hanggang ngayon, wala pa rin kaming cell group. Na-COVID na rin. No, dapat, ngayon, nag-uumpisa ka na, no, na
Dapat hindi natigil na natigil nga yung paglilingkod mo sa Diyos eh. At kung natigil mo yan, dapat nag-uumpisa ka na ulit maglingkod sa Diyos ngayon. Why? Kung gusto mong tuloy-tuloy, kung gusto mong matatamasa mo lahat ng blessing ng Lord sa buhay mo. Kasi si Satanas, kapag nakita niya na ito, walang takot sa Diyos. Hindi niya mahal si Lord. Ito, walang faith, hindi namumuhay sa faith. Anong gagawin ng demonyo? Papasok siya. Sisirain niya ngayon ang iyong buhay. Sisirain niya ngayon ang blessing mo. Kaya sabi ng Diyos, in order for you to avoid the works of Satan in your life, para hindi ma-spoil ni Satan lahat ng blessings mo, you need to serve me continually. And last, you need to obey me. Obey him. Ito sabi niya sa verse 13, ito, sa Deuteronomy chapter 10, verse 13, and you must always obey the Lord's command and decrees that I am giving you today for your own good. You must always obey. Tanda mo to. Okay? Walang perpekto pagdating dito. Itong sinabi ko na ito, requirement ng Lord, gusto ng Diyos ito, pero you cannot attain this perfectly. But you can grow in the fear of the Lord, you can grow in your faith, you can grow in serving the Lord, you can grow in loving Him, and you can grow in obeying Him. Mag-grow ka. Kumbaga, dapat pataas, pa-level up ang iyong obedience kay God. Pa-level up ang iyong paglilingkod sa Diyos. Pa-level up ang pamumuhay mo ng pananampalataya sa Diyos. Pa-level up pagmamahal mo sa Diyos. Pa-level up ang iyong banal na takot sa Diyos. Nang sa ganon, nai-enjoy mo. Nagtutuloy-tuloy ang blessing, ang breakthrough mo tuloy. Pansinin mo, tanungin mo yung kapatid mo, bakit? Sis, bakit tuloy-tuloy ang blessing mo? Bakit? Kasi tuloy-tuloy siya eh. Tuloy-tuloy yung fear of the Lord niya. Tuloy-tuloy yung faith niya. Tuloy-tuloy yung pagmamahal niya sa Diyos. Kahit anong mangyari sa buhay niya, tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy yung paglilingkod niya. Tuloy-tuloy yung pagsusunod niya sa Panginoon. Hindi siya perfect, but she is trying or he is trying to obey the Lord in every way. He is living an repentant kind of life. Wow. Yung taong yun, the Lord will increase His blessing. Sino dito gusto lalong ma-enjoy ang blessing ng Panginoon? Sino dito lalong magtuloy-tuloy na si Lord sa buhay niya, yung breakthrough niya? Sino dito nagnanais na yung kanyang nararanasan ngayon, lalo pa na pagandahin ng Diyos? Kaya nga ako, I declare, ang buhay mo kapag ito, in-apply mo itong limang ito, fear of the Lord, amen, living by faith, pleasing Him, loving Him, serving Him, obeying Him. Itong limang ito, these are the requirements of the Lord for you and for your life here on earth. Buhay mong, buhay Kristiyano mo, ma-enjoy mo, mga pagpapala ng Diyos, ma-enjoy mo. Tutuloy-tuloy ito. I declare, paganda ng paganda ang buhay mo. Patindi ng patindi ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Payaman ng payaman ang iyong buhay. At pataba ng pataba. Huwag naman pataba ng pataba. Pa-healthy ng pa-healthy ang iyong katawan. Amen? At kung may nakakaligtaan ka rito, kapatid, balikan mo to. Mag-repent tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, Lord. Maaring sa fear of the Lord dito ako medyo tumatagilin. Maaring sa living by faith, Lord. Maaring, Lord God, sa pagmamahal sa inyo, medyo nahahati na ang puso ko. Help me, God. And all these things, kapatid, ito, ang kailangan mo ay grace ni Lord. The grace of God. Amen. Remember, God gave us His salvation by grace. God gave us His blessings by grace. And God, the grace of God, one definition also of the grace of God is the empowerment of God for you to obey Him, to serve Him, to have the fear of the Lord. The grace of the Lord will empower you to accomplish what God wants you to accomplish, what God requires of you.
Amen. Let's pray. Father, thank you so much for your message this afternoon. Thank you, Lord. The most important thing, O Lord, na aming natutunan ay ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Lord, hindi namin kaya na sumunod sa inyo. Hindi namin kaya na magkaroon ng balatakot sa inyo continually. Na mamuhay ng pananaw. Lord, minsan nagkakamali kami. Minsan nagkukulang kami. But Lord, we ask your grace, the strength that we need in order for us to accomplish what you require of us. And Lord, let us decide tonight, this afternoon, na yung mga requirements mo, yung demand mo sa amin, Lord, ay ibibigay namin. It's a matter of decision. And Lord, we receive your grace, your mercy. We receive, oh Lord God, your forgiveness. Sino man sa amin, Lord, nagkukulang, sino man po sa amin, Panginoon, di nagagawa ito. At nakikita po namin, Lord, yung aming buhay, yung aming family, nagsasuffer. Lord, I pray, sino man ang nag-backslide, sino man ang lumalay, nanlalamig sa Diyos, sino man ang nawawala na ang kanyang commitment sa Panginoon, kapatid, bumalik lang, magbalik loob ka sa Diyos. Gusto ng Panginoon na pagpalain ka pa niya. Gusto ng Lord na maprotektahan ka niya. Hindi ka mapaprotektahan ng Diyos kung hindi ka papasok sa kanyang kalooban. This is the will of God for you. This is God's requirement for you. This is God's desire for you. This is God's demand for you. For you and for your own good. Lord, thank you. Lord, alam ko po, marami pong mga nakaranas ng problema. Nakaranas ng sakit karamdaman. Marami pong mga hindi magagandang mga bagay-bagay sa buhay na. But Lord, it does not define who we are. It does not define what, Lord God, we do as your children. Lord, we still, we will continually love you, serve you, obey you, and have the fear of the Lord and living by faith. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for this afternoon. Thank you, Lord, for this message. I declare the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and to your family, to your loved ones. And you will receive